Hello guys. Okay, so kumusta naman kayo? And ngayon ang pag-uusapan natin ay ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan kung ano ang ibig sabihin ng globalization. Okay, so ito ang isang question sa mga discussion ko about the contemporary world subject. So, sabi, may mga nagtatanong at tinatanong kung bakit ba daw pinag-uusapan natin ang globalization. So, meron bang naitutulong ito sa atin or bakit ba kailangan natin itong pag-aralan? Bago natin ito simulan, siguraduhin mo munang nakapag-like and subscribe ka sa channel ko para maging updated ka sa mga sumusunod kong video. Okay, so let's start! Alam ko na before mo na-click ito, napanood mo muna or napag-aralan mo kung ano ang ibig sabihin ng word na globalization. At kung bago ka naman or hindi mo pa natutunan or wala ka pang idea about globalization, ilalagay ko dito ang link para puntahan mo or madirect ka sa discussion ko about globalization. And ilalagay ko din sa description box yung link ng metaphors of globalization para mabisita mo at mas maintindihan mo pa or mas ma-enlighten ka pa kung ano ang ibig sabihin ng globalization, because I was able to explain it using the metaphors. Alright, so ano nga ba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang globalization? Okay, so pwede ka bang magsulat dyan sa comment section kung ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng word na globalization? Okay, so alam ko na bago mo maklik ang video na ito, nag-search ka sa Google. Nag-research ka kung ano ba ang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang globalization. And I believe na medyo konti pa ang discussion about this one. Okay, so alam nyo kung bakit? Okay, so dahil pwede mo namang masagot yan kahit hindi mo pa i-research ito sa internet. Pero dahil gusto mo na mas ma-enlighten ka pa or gusto mong magkaroon ng magandang explanation, nag-research ka sa YouTube. So, andito ka na ngayon. Alright, so sa ibig sabihin mismo ng word na globalizations, globalization, which is the interconnectedness of people across countries through the use of technology, makikita mo mismo na isang example or isang dahilan yan kung bakit natin pinag-uusapan ang globalization. Okay, so pinag-uusapan natin ito dahil gusto nating malaman kung ano ba ang way of life or paano ba connected ang mga tao sa iba't ibang bansa, how people live, bakit ba may mga bansang mas yumayaman at may mga bansang nagiging mahirap, bakit ba ang daming mga lingwahe, paano ba ang mode of transportation ng iba't ibang bansa. Okay, so yan mismo ay isa din sa mga definition ng globalization using the narrow explanation. Diba? So, sa unang video natin, pinag-usapan natin yung broad and narrow definition. So, broad kapag yan yung general definition. Sa narrow naman, ito yung definition mo using your own perspective kung paano mo na-define ang word na globalization basing on your own area of specialization. Okay, so that is one of the reason kung bakit natin pinag-uusapan ang globalization. So, dahil din sa globalization, natututo tayo sa mga iba't ibang lingwahe ng iba't ibang bansa or nalalaman natin
kung ano ba ang ulam nila or ano ba yung kultura nila, ano ba yung kinakain nila. So sa mga Korean foods, ano ba yung mga foods nila, mga drama, yung mga teleserye nila. So dahil yan sa globalization. So bakit dahil sa globalization, dahil nga kapag may globalization, meron ding modernization. So kapag namo-modernize pa lang isang bansa, may tendency na mag-globalize din. So kung may modernization, meron ding globalization. So mag-modernize ka muna bago mo makamit ang globalization, kasi 'di ba, kapag ang globalization, ito na yung may mga teknolohiya na. So ibig sabihin modernized na yung mga traditional na gamit. So kung noon libro-libro lang ang gamit, ngayon naman sa globalization, may mga cellphone na or laptop na pwede kang magbasa at makikonek sa ibang bansa. Sa din ay yung politika. Malalaman mo kung ano ba ang politics or ano ba ang form of government ng mga mayayamang bansa. Bakit ba ganito? Ano ba yung mga ginagawa nila? And then compare it to your own country or compare it to the Philippines. So, ano bang meron sa Pilipinas? Bakit ba pareho ang form of government ng Pilipinas at sa ibang bansa, i-compare mo sa isang bansa, tapos sabihin mo bakit mas mayaman ito kaysa sa Pilipinas. So, ano bang meron? So, dyan maghahanap ka na ng ibang dahilan. So, nakita mo na ito pa, teknolohiya pala ang kulang dito sa Pilipinas. Tapos doon, mas advanced sila. So, yan, nagkakaroon ka ng comparative analysis. Yan na muna ang maibibigay ko sa inyo and I hope na nakabigay ako ng clue kung paano nyo makikita or paano nyo malaman ang importansya ng word na globalization. And actually, alam ko na alam nyo yan. Alright, so I hope that you are able to learn something from this vlog. And if you are new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel in order for you to be updated on my next video. Alright, so goodbye, guys!